guys, yung tint natin, hindi ganong kita yan. Light dark yung sa unahan, sa front. Medium dark dito sa first row. Ay. And super dark dito sa likod, sa second row and sa rear window. So, ayan. Super dark. Hindi gaano kita yung sa ano, sa labas. Kung makikita nyo, hindi talaga kita. Hindi yung sa unahan. Ngayon yung tint natin, no? Dito lang sa chaps. Chaps tint dito sa may congressional. So, ayan. Makikita nyo. Medyo parang silhouette lang siya. Ito kasi medium tint lang to. Medium dark. Ito, medium dark. And dito is yung light dark. So, ayan siya. Hindi naman siya ganong kita. So, pandagdag pogi rin ang sasakyan natin. Oh. Ayan. So, ganyan yung tint na pinalagay natin. Sa front is light dark, medium dark, and dito sa second row, super dark, pati doon sa rear window. Rear windshield. Ayan. So, nakakadagdag talaga ng privacy pag ganito, ano. Saka, nakakabawas ng ano, init ng araw. So, ganyan lang siya. So, kung mapapansin nyo, hindi kita yung sa likod. Ayan. Inip natin. Hindi talaga kita, ano. Ayan. Hello mga ka-tech daddies, hello again. Welcome to my channel, thank you for watching. So ito, nagpa-tint ako. So last March 28. So naka-promo siya sa Chaps Tint dito sa may congressional. Gusto ko lang sila i-comment for a job well done sa pagtitint ng kotse natin. No? Actually napakasulit ng pagkaka-tint na pinagawa ko. Kasi actually last year ko pa gusto magpa-tint. Nakita ko na tong Chaps tint, kaya lang nagdadalawang isip pa ako kasi may tint naman yung sasakyan ko, kaya lang hindi nga lang ganun kaganda. So yung tint na meron ako dati is dark siya sa gilid, sa second row and sa rear windshield natin. No? So kung mapapansin nyo, malinaw siya, maaraw ngayon. So it's around 4 o'clock. So makikita nyo malinaw naman talaga. No? Clear yan. So, dito guys, sa front, ang pinalagay natin is medium dark. Dati kasi wala talagang tint tong harap na to, no, itong front windshield natin. And dito naman sa gilid ko, sa magkabilang gilid, dark siya. So, ayan, dark. And sa likod and sa rear windshield is super dark. Dito guys, ito ay sa kahit medium lang yung sa front niya, and sa gilid niya is dark, kita pa rin sa likod, no? Ay, kita pa rin yung kahit madilim na, no? Kahit dun sa likod, kita rin. Ano, super dark yan. Pero kung mapapansin nyo, kitang-kita pa rin, di ba? Although, syempre, maaraw naman ngayon. So, hindi ganong mapapansin. So, dati, may tint ako sa harap yung wala, no? So talagang super init, talagang mararamdaman mo yung sakit sa balat, no? Tapos yung aircon naghihingalo. Pero kung mapapansin nyo ngayon, yung aircon ko, ayan, ganyan lang yung settings niya, no? Kasi nga bukod sa may heat rejection na yung sasakyan natin, hindi na kailangan mag
trabaho ng matindi yung aircon natin. So nakababa lang siya, no. Tapos number 1 lang yung fan ko. Minsan nina number 2 ko. So ganyan lang yung settings ko kahit tanghali, kahit gabi, ganyan lang yung settings ko, hindi na nababago 'yan. Kasi nga dahil dito sa tint na pinalagay natin, no. Ang kagandahan nito talagang nung unang pagkakabit nito, ramdam namin kagad pagkapasok na pagkapasok sa sasakyan, malamig na kagad, hindi siya mainit kahit medyo hapon na yung mga, I think mga 4 o'clock ng hapon natapos yung pag-install ng tint natin, no. Paglabas namin doon sa car tint sa chaps, ramdam namin talagang ibang iba eh, parang ibang feeling mararamdaman mo talaga pag ginamit mo tong tint na to. Tapos ayun nga, kasi ngayon dati kahit may tint siya sa gilid, may tint siya sa first row, second row, pati sa back may tint siya, sa harap wala, pero super init pa rin. So kahit na super dark yung tint dati nung pinalagay ko, actually hindi ko pala pinalagay, nakalagay na siya nung ano, nung binili ko siya. So pinatanggal ko siya do sa chaps. After that gantay kami ng mga 4 hours, 3 to 4 hours kasi tatanggalin pa yung tint eh. So pagkatanggal ng tint, ang problem kasi dito sa likod, yung tint ko dito sa likod dati is nagbababak na, parang muputok-putok na. Yan, may mga bubbles na, no. So tinanggal nila yon, nahirapan sila, in-scrape na nila yung defogger niya, which is okay lang kasi dito lang naman tayo sa Pilipinas. Although sayang nga lang hindi na na-recover, hindi na na-save yung defogger natin, pero ayos lang, at least natanggal yung old tint natin. Ayan. Pero ngayon talaga guys, ramdam na ramdam talagang ang ganda ng feeling, talagang hindi na nagiinit yung loob ng sasakyan namin, no. So talagang the best. Kung gusto niyo magpa-tint, naka-promo sila ngayon, which is 5,500 yung price nila. I think dati 6,000 to 7,500 yung tint nila na diamond sa kanong vehicle, no. Ayan. Tapos kung magpapatint kayo ngayon, any variant naman, pwede kayo mag mix and match. Kunyari V-cool yung sa harap nyo, tapos sa gilid is diamond, pwede naman mix and match nga. Tapos pwede rin magkaibang variant naman, kunyari V-cool na yung high graded nila talaga, tapos yung isa na medyo tipid, pwede rin. So ayun guys, naka-promo sila ngayon. Ilalagay ko yung link and description diyan sa may sa video natin, no, dito sa ano na rin, sa message, sa content box natin, no. Ilalagay ko na rin. So ayun, yun yung experience ko dito sa tint na to. Sobrang ganda, super linaw. So kahit gabi, nakikita ko siya, hindi katulad dati, no. Yung super dark talaga na ano, hindi, nag-aalangan pa ako. Pero ngayon, super liwanag niya. So kung makikita nyo guys, ito. Ito na lang. Ayan. May pangalan na Diamond IR, no? Ayan, yan siya. So yung Diamond IR na yun. Ayan, Diamond IR. So ayan. Ayun, yun yung brand na ginamit ko, Diamond IR. So ayun guys, kung gusto niyo magpa-tint, yun sa chaps nga. And of course, meron pa silang pa promo bukod din sa promo na yun. So kunyari 5,500, meron pang paraffle na TV, no, na smart TV na Sony. So ano pa, saan ka pa? Magdo-draw siya ng I think May 31, sa katapusan ng May.
So kung di pa kayo nagpapatint, kung wala pa kayong tint, kung gusto niyo papalitan yung tint nyo dahil mainit sa loob ng sasakyan nyo, so patinta kayo. So ito siya pag pag sa gabi. Ito yung medium tint. Yan. Medium tint. Dito naman sa gilid yung dark. And yung super dark. So kung makikita nyo, iba talaga yung sa super dark and sa dark na. So ito siya. Kung mapapansin nyo, magkaiba talaga yung ilaw niya. Ito kasi is dark tapos super dark itong sa second row and sa rear windshield. Dito naman sa harap mas maliwanag syempre. Medium kasi ito, no? Tapos dark and super dark. Kung papansin nyo, kung sa tatlong yan, magkaiba talaga. So, punta tayo sa loob. So, ayan guys, ganyan siya kaliwanag. Hindi lang ganong makita, pero maliwanag yan. Mas maliwanag in person. So, pag nagdadrive ka, kitang-kita mo yung kalsada. Dahil dito sa medium tint na to, no? Medium dark siya. So, ayan. Tapos, dito naman yung dark. Ayan. Ginawa ko lang siyang medyo dark para hindi ganong kita, no? Tapos, dito naman sa likod. Ayan. Super dark yan. So, mas madilim siya kumpara sa front row na seat and sa front windshield natin, no? Ayan. Itong second row and yung windshield natin sa likod, super dark. Dito is dark lang siya dito sa dalawang gilid. Ayan. And medium dark. So, ayan. Titignan natin sa labas, hindi siya ganong kita. Pag nakapatay yung ilaw, no, hindi siya ganong kita talaga. So may privacy kayo. Pag nakabukas lang yung ilaw, saka lang kayo makikita. So ayan, thank you for watching.